Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, eh ako po talaga nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Kayo ngayong weekend sa isang subdivision sa Tuba, Benguet, pwede po bang may ulat tungkol sa raid na iyan sa komiteng ito? Halimbawa, bakit po kayo nag-raid? Sino ang nadatnan nyo? At sino may-ari ng bahay na yon? Ma'am, para po sa mas better discussion sa description, yung pong chief namin ng Intel Division ang mag-discuss po. Alright, please. Chief Intel, kumari pong lumapit kayo rito. Nakapag-sumpa po ba kayo kanina? Eh, alright. Thank you, sir. Please take your seat. Ano pong buong pangalan niyo, sir? Good morning, Madam Chairperson, Your Honors, and good morning to this committee. Fortunato S. Manahan Jr., Madam Chairperson, Chief of the Intelligence Division. Chief Manahan? All right, thank you, sir. So, pakiulat sa komite kung yung dahilan ng pag-raid, kung mayroon at anong identity ng mga taong nadatnan doon at yung may-ari ng bahay na iyon. Please proceed. Madam Chairperson, last Friday, there was a coordination ng PAOK sa aming bureau, sa aming commissioner to conduct an operation sa Benguet. And the Bureau of Immigration issued a mission order signed by the commissioner for a certain subject. Nag-dispatch po tayo ng team to join the PAOK, and then two foreign nationals po ang na-arrest po and now in the custody of the PAOK. Sino po itong foreign nationals? Madam Chair, one male and one female. The female is of Chinese national. The male is a Cambodian national. Okay. At ano yung specific na dahilan na nag-raid kayo doon? At ano yung kinalaman nitong dalawang nadatnan ninyo, kinustody ninyo, anong kinalaman nila doon sa dahilan ng pagpaparaid? Madam Chair, the information received through the coordination of PAOK, yung target subjects daw ho is involved sa Bamban raid a few months ago. So hindi lamang po involved sa Pogo in general, pero particular sa Pogo sa Bamban. Ibig pong sabihin mula Bamban, maaring tumakas sila basta, excuse me, lumipat sila sa Benguet. Wala naman hong information na ganun, pero yung subject po is cited daw po sa Mountain Province, which is Benguet. Okay, so yung subject persons na, kumbaga, persons of interest, kaugnay ng Bamban Pogo, na site sa Benguet, kaya pinarade po sa BI. Together with the PAOK, Madam Chair. Yes, so BI and PAOK. And sinong may-ari ng bahay kung saan nadatnan yung Chinese woman at Cambodian man? Madam Chair, yung Bureau of Immigration po, wala akong personal knowledge dun sa name or ownership of the residents. We're just after the foreign nationals stated dun sa mission order issued. So sa mission order, paano dinescribe nung PAOK yung bahay na pinaparade sa inyo kasama nila? Wala akong information na naibigay sa amin. Only the name of the foreign national stated submission order, Madam Chair. Alright. May tanong si SP Pro Tem. Is there a representative from PAOK here present? COMSEC, nandito ba ang PAOK? Yes.
Ibig sabihin, when you applied for a mission order, hindi nyo in-specify kung kaninong bahay yun i-raid ninyo? Yes, Madam Chairperson, Your Honor. We're just after the site and the name didn't of the subject. Didn't you dare to ask who owns the house? Hindi po. Usually, when we conduct operations po, hindi naman po namin tinatanong kung sino yung may owner, ang owner of the establishment or owner of the house. Okay, as we speak, wala pa kayong alam kung sino may-ari ng bahay? Wala po, Your Honor. Kasi lumalabas kasi merong may nag-interview ang may-ari daw ng bahay, si Secretary Roque. Secretary Roque, if I may, send you ba yung bahay niya? Well, una po, magandang umaga po kay Senate President Pro Tempore, kay Madam Chairperson, Senator Antiveros, and kay Senator Gatchalian, at sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siyang siya po ay pumirma sa contract of lease ay rinequire siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wan Yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogob bosses doon, eh ako po ay talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney Roque, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Okay. Focus muna tayo sa tanong ni SB Pro Temp na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung napanggit nyo. So let's please focus. Okay, so meron po akong interes sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ina-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this honorable body, which means na ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang gusto ko nga po malaman, eh kung nakita nila dun sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa Banban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of my, or of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, yun na po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one yun, and alam nyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung lessee will only use the premises for residential purposes, no? Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagre-reklamo sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang pogo at 70 people at a time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang 3 tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tie sa Banban at dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon ng aking lessee, but gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi ng aking katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan at nang tinanong namin minsan ano ba ang trabaho niya, sabi niya he is a digital nomad, no? Cryptocurrency. No?
So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. Dahil kung hindi naman po, eh talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo, no, na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Salamat, Attorney Roque and SP Pro Temp. But follow up lang, Attorney Roque, sabi niyo korporasyon ang may-ari ng bahay na ni-raid. Opo. At natagpuan ng dalawang foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at nasa custody ngayon ng BI. Sabi niyo sa ano yan, sa korporasyon. But you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dinideny yun. In fact, aling corporation po iyan? Ang pangalan po ata is PH2, hindi ko maalala, no? PH2? PH2. Pero wait a minute. Dapat maalala nyo po. Well, you intend to mahaba po yung pangalan. Procure 100% ownership. Anyway, maya-maya po. PH2. Darating po what yung... What does PH2 stand for? Well, po? Ano po yan eh? That's the location of the address of the house. Okay, anyway, maya-maya po. PH2, why, what's the whole address? Parang phase 2, black number, gano'n. Okay, no? Phase 2. Pero maya-maya po, nagpakuha ko ng contact of lease para ipakita rito sa committee na ito, no? Na, and sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2? Sa ngayon po, hindi. Hindi. Pero, anong percentage po ang, ng ownership nyo? Ay, nako, nominal lang po ako ngayon. No? 10%, 20%? Well, ngayon po, lumalabas, ano lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholder sa... Ang majority is another corporation PH2. Po. Another what is corporation. That other corporation? It's Biansham Holdings po. Ano pong pangalan? Biansham Holdings. Biansham? Holdings. Holding. B-I-A-N? C-H-A-M. Biansham Holdings. Holdings. Yes, yes. Magkano, ang ganong kalaki yung majority? Lahat po yan sa Biansham Holdings. Pero minority. It's wholly owned. Nominal kayo. Nominal. Wholly. Biansham. By Biansham Holdings. Sino pong incorporators ng Biansham Holdings? Attorney Percival Ortega po. At yun pong naalala ko si Attorney Percival Ortega. Uh-huh. I think meron din pong attorney, hindi ko na po maalala kung sino pa yan, pero I think meron pang, well, minimum of 5 po yan eh. Pero majority shareholder is Attorney Percival Ortega. Okay. So majority shareholders, shareholder, si Attorney Percival Ortega para sa Biansham Holding, there's at least one other attorney at tatlo yes. pa for a total of 5. But okay, I confirm po. That we're in the process of buying into Biansham now. All right. And sabi niyo nga, you want 100% ba or controlling? We will have a controlling interest of Biansham po pag natapos na ang mga papeles. All right. Pero nasa Homeowners Association din po kayo ng subdivision, tama po? Well, nung simula po, dahil tiniran ko po yan, nung ako po yung umalis sa gobyerno nung 2019, pero nung bumalik ako sa gobyerno, eh hindi na po ako tumira doon. Pero hanggang ngayon po, I consider myself a resident of Baguio, but I stay in another house. Pero member po kayo ng HOA doon sa subdivision? Mandatory po na yung corporate owner